Bakit siya napakit sa akin? Uy! Hindi ako nagpapakit. Pero nung time na yun, siyan pa lang, yun na lang yung nagdala sa akin sa simbahan. Di ayos! Unang-unang date. Kaya pala. Pahinga muna ako. Hindi muna ako yung girlfriend ko siya. Amen. I don't know, baka kailangan ko ng rest or kailangan mo na magpahinga. Pero hindi ko na-expect nung nakilala ko to. But anyway, hindi kasi ako mukuha ng number ng model. Totoo. Yun, kasi parang sumabog lahat ng problema sa kanya. Isang araw na. Tapos, like, sobrang bigat ng problema, kinat niya muna ako sa left message. What if yun? Walang chat, walang tawag. Kasi walang paramdam. Tapos ako, nangangawas ako sa kanya. Yun, ikaw ba? Papakilala mo sa parents mo. Mami, daddy, may naliligaw sa akin si Batman. Baka sabihin ng nanay mo, anak, nagsira yata ang ulo mo. Bakit may naliligaw sa iyong Batman? Na, maliligaw ka, may senumar. Batman, Batgirl. Tatanungin ko lang kayo kung paano kayo nagkakilalang dalawa. Okay. So, syempre, mag-Valentine's Day na. Kaya pareho kami ng version. si Batgirl muna. Ang story nito is, nandito ako sa harapan ng wood, under ng bush. Tapos, dito siya sa side na to, ito, dito. Tapos, may daanan yung sa side lang ng bush namin. Pwede siya doon dumaan. Ay, ibig sabihin? Dito, sa side na to. Lagi siya doon dumadaan. Ibig sabihin, nagmo-model to sa mga brand? Ayos ah. Anong event yun? Baba kaya nito. Sino kapit na ako sa kanya kasi nainstruct sa baba. Bakit nainstruct sa baba? Ano ba meron sa baba mo? Maganda. Maganda. Sige. Ewan naman boss. Boss Bat. Wait lang ako muna yung version. Sige. Yung version. Tapos, nung sabi ko, totoo ba baba mo? Baka killers lang. Kala niya kasi ito. Parang hindi totoo. Tapos ginanong ganun. Parang ano kasi. Ginudot niya dito. Kahit kami mga ano. Ang pinakaunang nakikita namin kay Batman, ito. Yan na kasi. Nakapogi sa kanya. Ito. Parang foreigner siya tingnan eh. Dito. Eh, foreigner naman yun. Tapos, ano pa? Tapos, first mo na lang ako na. Hindi pa. First day yun, first hindi day. Hindi pa pala. Mm-hmm. Tapos, yung second day. Sabi ko sa sapatos niya. Totoo ba yung wife niya? Kala niya, naka-elevator shoes ako. Tapos, sabi ko, may mga kilala kasi ako yung mga loob ng sapatos mo tatasin ako. O kaya, ano pa simple, may nilalagdag na po. Paano mo? Sabi niya, wala no. Tapos kinuha niya sa phone ko, nakapalaw ka na ba sa page ko? Sabi ko, nakapalaw ka page ko. So, tinight niya, page niya muna, ATV Wanderer ha. Hindi ako nabigay ng number. Hindi siya nabigay ng number, ninilin yung number ko. Picture kami noon. Second day kami nag-picture na one-on-one. Press niya na ako noon. Hindi, ganyan niwala. Tapos yung third day. Press mo na ako noon? Hindi pa. Hindi pa rin. Ang aga-aga noon. May friend siya na nasa booth namin. Tapos nung nakita niya si Sir Dan. Si Sir Dan Moto. Lumapit eto doon. Sabi, nagsumbong. First day po pa siyang, sabi ni Sir Dan, may papakilala ako sa'yo, si Batman. Eto, nagsumbong kay Sir Dan, sabi niya, Sir Dan, alam mo ba, magkakilala na kami niya, paano, first day, dinutut yung baba ko, second day, yung height ko. Ngayon naman, ewan ko. Doon pala nagsimula? Noong third day, binigay niya na yung mismong account niya. Sabi niya, ba't di mo ko chinat? Wala ko yung sinabi sa akin, chat kita. Tapos, yung third day, binigyan niya yung mismong account na sa akin, yung Wonder ATV. So, sabi niya, i-send ko doon yung mga picture. At sinend ko, tapos nag-hiya ko. Doon na, nag-start, tapos nag-ayaan. Crush mo na ako na? Hindi. Naging crush mo siya nung dinate niya ako sa church. Tapos, lahat ng date na one day lang yun,
may mga religious kineme doon. Ano ka, born again? Ano? Hindi, Catholic. Catholic. Tapos sa lahat sa... Hindi, mayroon kasi siya sa ano? Church. Sa sign. May mga ganun-ganun siya. Ewan ko, nakuha niya sa nanay niya yun eh. O hindi, nung time na yun, wala pa kong naming sign yun. Pero kasi... Pero naniniwala ka sa mga sign? Oo, pero nung time na yun, siya pa lang yung lalaking nagdala sa akin sa simbahan. Di, oh, ayos. Unang date. Kaya pala. Oo. Kaya napaka-memorable din ng church kasi sobrang... Tanyan. Saan na church? Alarmega. Tagaytay. Tapos? Doon na nagsimula. Ikaw naman, boss, bat? Kasi ano, marami, may mga eventong pinupunan, daming mga model magaganda rin. Pero ikaw alam mo yan, friend, yung dati magkasama tayo, sumala nag-single ako. Kasama ko na sila hanggang birthday ko, kasama ko naman yan. Sabi ko, pahinga muna ako. Ako, hindi muna ako talaga mag-girlfriend kasi Man, I don't know, baka kailangan ko ng letter or kailangan mo na magpahinga. Pero hindi ko na-expect nung nakilala ko to. But anyways, hindi kasi ako mukuha ng number ng model, totoo. Oo, dami. Di ba pag nagaano tayo? Number ko, pero ako hindi ko ka number. Pero, sabi ng kaibigan ko, kaya hindi ka nagkaka-girlfriend eh. Kumuha ka ng number ng model, totoo. May friend ako niya na, kung magkaka-girlfriend yan, hindi mo naman kanukuha ang yabang. Parang masyado ka mataas para hindi mo kunin yung number ng babae. Siyempre, paano mo makikilala? Paano mo magiging kaibigan? Kung hindi mo kunin yung number. So, yun, tinry ko. Sige ko first. Ako hindi pa nga number eh. Facebook lang. Kasi hindi nga ako mail mag... Kunya, may model. Number mo, message. Wala. Hindi ako ganun. Ever since. Kahit tinagmo-model pa ako, hindi. Hindi ko style yun. But anyways, yun nga. Sabi ko, sige, try ko nga dito sa kanya. So, nakatawa kasi kaya paano. Sumagot siya, yun, pumayag naman siya na, sige, mag-date kami. Pero talagang, alam mo, sa tagal din, ilang months na din ako single na eh. Tagal na? Alam mo yan. But sabi ko, kung may darating na okay, bakit hindi? Kahit siguro, baka, alam mo yun, parang hindi ko na-expect talaga eh. Pero kung sa date, pag okay ito, kasi may mga hindi, in fairness naman, may mga na-date din naman ako mga babae, may mga hinaya ko kumain. Para lang ba makilala mo yung personality niya kung, sige, pwede pang, sige, tuloy ko yung paliligaw. Kasi may totoo naman, may hinaya ko kumain, yung mamasyal. Tinitingnan ko kung ligawan ko kaya tuluyan or one time na date lang. Hindi, walang masama din. Kasi syempre, hindi mo porque delete mo, kailangan mong sagutin o kailangan mong maging girlfriend, di ba? Kasi yun yung knowing each other pa lang. Pag hindi okay, sige ko, parang hindi yata maging okay. Kinakat ko na. Kinakaibigan ko na. Hanggang doon lang, hindi tayo para maging tayo. Pero yun sa kanya, yung mag-date ka, parang, alam mo yun, nakakatawa. Kasi kahit ako mismo sarili ko, nakakayaman sabihin na parang may mga question ako sa kanya na parang, tinatanong ko ba ito talaga? Na parang, what if may manligaw sa'yo na ganito, na older than you? Pero syempre, para sa akin yung tanong na yan. Pero syempre, alam naman tayo, parinig lang. Titingnan ko kung paano siya magre-react o paano yung paano siya. Oo, paano siya mag-so. Nakakatawa naman on that night na nag-date kami, parang open. Oo, pero ilang days din yun, no? Na okay naman ganun, pero kwento ko na rin ha, dumating sa point na sabi ko parang wait. Hindi, wait. Nag-wait yun kasi parang sumabog lahat ng problema sa kanya ng isang araw lang. Tapos like sobrang bigat ng problema, kinat niya muna ako sa left niya, tapos na siya nag-isip, what if yun? Walang chat, walang tawag, kasi walang paramdam. Tapos ako, nangangamusta ako sa kanya. Kasi baka mamaya sobrang problemado niya. Hindi, pero hindi. Yung sinabi ko rin naman siya, the reason ako ginawa yan, sabi ko, gusto ko rin malaman, totoo ba itong pinapasok ko? Sa sarili ko ha? Kasi baka nabibigla lang ako, o baka siya rin. Kasi that's a opportunity, not just for me. Sa kanya din na, okay ka ba talaga magiging boyfriend mo si Batman? Kasi hindi pa naman siya nagbabatgirl. Nagbabatgirl, model pa lang siya. Talaga lang. Pero, syempre iba-iba yung reaction ng tao. Parang, ano ba yan, nagko-costume o nagbabatman? Yung iba pwedeng masama yun. Na parang, isip bata siguro yan. Or, hindi ka. Something may tama sa ulo yan. Kasi nagbabatman eh. But, siyempre, hindi ko kalala siya. Hindi ko alam how she will think about that. And paano niya i-handle yun? Ikaw ba? Papakalala mo sa parents mo, Mami, Daddy, may naliligaw sa akin si Batman. Baka sabihin na nanay mo,
Anak, nagsira yata ang ulo mo. Bakit may naliligo sa iyong bat? Maliligo ka, may senomar. Oo. Tapos yung senomar niya, fresh pa. Oo. Meron akong, yung kasi sabi ko sa kanya, parang sinasabi ng magulang niya, baka may asawa na yan, kasi mga ganyang datingan or ganyang edad, usually may asawa na yan. So, wala, ako kaya mo i-proof na wala talaga. Do I have kids? But sabi ko sa kanya, never akong kinasal. Ah, pumunta ka na sa ano niya? Sa, namit mo na yun, so, namit mo na yung magulang. Ayos o. Kaya lalo na daw kay magulang nila. But anyways, it turns out naman na naging okay yung flow. Like what I said, dumating kami sa point na one week kami hindi nag-uusap. Sabi ko, pag hindi naging okay ito, hindi nagtuloy-tuloy, maging okay kami kasi natapos eh. Kasi pero kung after the one week tapos parang nagpatigasan, nag-amasan or wala siguro it's a sign na baka hindi kayo, talaga. Baka hindi kayo kasi inayaan din naman yung... Pero sino unang nag-ano sa'yo? Hindi nakatayos. Pero... Tapos pag nag-hi ako sa kanya, hello lang siya. Ayoko pa eh. Kamusta? Wala na. Pagdating na kamusta, wala na siyang reply. Tapos one time, yung diba sa messenger, pwede ka maglagay ng notes. Ano na yun eh? Malalaman mo yung feelings. Pang one week na. Sabi ko, miss you. Miss you yun, di ba? Miss yung sa akin na. Tapos nung time na yun, sabi niya, miss mo ako. Oo. Oh, ah. Doon na nag-umpisa. Ikaw na miss mo ka naman. Oo. O chika lang yun. Oo, ito yun. Pero talaga, nung time na yun, miss ko siya. Kasi syempre, kuba naman yung tipong okay na. Tapos nung time din naman na yun, nag-visit din ako nun, kahit nasa event ako. Sabi ko, tama ba talaga yung pinapasok ko? Ganyan. Kasi yung age nga, malayo. Kung kami ba talaga. Tapos nung one time, sabi ko, sige nga, pag ito nag-reply dun sa notes, ibig sabihin, okay, mag-work out pa. Eh, nag-message siya doon na, hindi niya alam kung kanina yung miss yun na notes na yun. Out of nowhere yung miss yun. Yung pala yung kwenta ng ano nyo. Pero alam mo ba, akala ko nang kinos na ako. Kasi, hi, hello, pagdating ng kamusta, wala na. Wala na, not interested na. Kasi sinabi niya na nag-usap na kami. Yun, may reason. Explain ko na. Kasi kami na. Same lang din naman na, ano, binigyan niya ako ng time din na mag- Kumsigurado sa... Pinapasok. Pinapasok niya, kung naramdam niya siya. Kasi, sabi ko sa kanya, ako, sabi ko, for me, may kumbaga sa stage ko, hindi na ako yung para makikipaglaro na lang. Kung makikipag-girlfriend ako at mawala ako, huwag na lang, sabi ko. Hindi na ako nasa ganyan. Naghanap na ako ng pang long term talaga. Oo, pang matagalan nyo na. Girlfriend. Pero kung ano lang, parang fling-fling lang, sabi ko naman sa kanya, huwag na lang. Kasi ako, mas importante oras sa akin eh. Ang pera, pwede mong kitain yan, pero ang oras pag naubos. Wala na. Kahit ibenta mo lahat ng ari-ari mo, wala eh, wala lahat yan eh. So yun na sinasabi ko sa kanya na make sure na yung pinapasok ko sa akin, yung tayo, yung pinapasok natin yung relasyon na to, eh you're ready for something bigger na hindi to girlfriend-boyfriend lang. Sabi ko sa kanya yun na if the time is right, kung talagang we really know na we are ready for each other to get into another second level. Pero before this another level, ano pa lang si Boss Ayman na sabi, dapat, ano dito, yung ayaw niyo sa isa't isa, dapat nilatag niyo na. Alamin niyo bawat isa sa inyo. Hindi yung parang nagpapakiramdaman pa. Natagal na, kasi sayang yung oras niya. Hindi niya sabi ni Boss Ayman. Kaya yun. Which pinawa ko rin naman sa kanya, sabi ko, ayoko ng ganito, ayoko ng ganyan. Gulat niya. Kung hindi mo babaguhin yan, magiging problema natin yan, sigurado na sa'yo. Kasi sabi ko nga sa kanya, I've been through a lot. Sabi ko, marami na akong pinagdaanan. Alam ko na yan na parang hindi mo pwedeng pilitin, hindi mo pwedeng baliwalain yung issue na ganyan. Kasi babalik at babalik yan. Pag yung tao na yon hindi willing to compromise o makipag meet halfway sa'yo, wag na talaga. Wag na talaga. Kasi darating at point na parang ayoko na. Kasi hindi mo makita siya to do something para maging okay yung samahan yung dalawa. Eh, nakita ko naman sa kanya, somehow. Pero still,
as her age kasi taga medyo malayo sa akin. So, age doesn't matter naman yan kasi. Oo, pero it's the mindset eh. Minsan, tsaka din naman halata eh. Yung maturity pala. It's iba sa word maturity. Mm-mm. Hindi mo pwedeng, kumbaga, piliting maluto ang hilaw pa. Pwede. Oo, pero pwede mo siyang turuan pa paano maluto, parang mahinog in the right time. Pero siyempre, ako kahit minsan naiinis pa rin ako dito, may mga hirit na parang unnecessary, parang yung mga hirit na naririnig mo lang sa kanto. Parang minsan sabi ko, wala eh, parang minsan naiinis talaga ako, to be honest. But inaano ko na yung utak ko na she will change in time and siguro it's a proper of pag-uusap, yun, explanation. Saka kasi ano, yung, di ba, yung... Eh, somehow nakikinig naman sa ito. Yung expression ng version ng year ko sa version ng... Ay, nag-ano pala kayo sa version mga ano na yun? Sign? Hindi. Milay kang Chinese? Hindi. Yung, wala. Yung, di ba, sa mga millennial? Iba yung utak, iba yung mga hirit. Ganun. Yung mga words binabaliktad. Mm-mm. Doon siya naiinis kasi hindi niya alam. Ah, yung pang millennials talaga. Oo. Hindi lang yun ah. Hindi lang yun. Yung mga pilosopo. Oo, yung mga pilosopong. Hindi, kasi like what I said, iba na yung mundo ko. Yeah, kung mga sa mundo mo, ihihirit mo sa akin yan. Nakukulture siya ako. Parang, nagkaroon naman ako ng mga girlfriend, pero hindi ganyan yung style. Kasi, I can't compare, di ba? Pero, personally lang, parang, I'm too old to hear those kind of things. Parang I'm expecting more from you na parang somehow you step up to become better person. Hindi yung ang hirit mo eh parang nasada ka lang. After, tinuturuan ko rin siya na not just for me, para sa kanya rin na parang may panagsulta ka na medyo finesse. Kasi syempre people are thinking naman, ano ba ito? Kantong-kanto naman tumasita o salitang bakla. Normal yun. Sabi nga nila, tumawa pa ka sa bakla, yung mga hirit ng bakla, parang ganun din yung ma-adapt mo, yung mga joke, yung mga linggo, yung mga salita, parang bakla. May ganun siya kasi natropa sa bakla. Kaya somehow, sabi ko, parang, I'm not saying masama sila. I'm not saying that. Pero sila yun, sabi nga na, sumama ka sa mga lasinggero, magiging lasinggero ka. Sumama ka sa mga bakla, magiging ugali mo parang bakla. Parang ganun. Sumama ka sa mga negosyante, magiging utak mo. Mindset mo negosyante. So, it's really... gusto kung sino yung sinasamahan mo na grupo, magiging ganun ka kasi na-adapt mo yung vibes nila. Pero totoo yun yung na-gets ko rin yung na-adapt mo na. At totoong nagbabago once na na-absorb mo half of what they think na sabi nila na-adapt mo. Kaya mas maganda din na nakikinig ka, lalo na kasi sa business. Mas gusto ko doon siya sa mama, para at least mga naririnig ko yung natatawa ako kasi ako alam mo yung pag mag-iipon ako na napupunta sa pamilya. Ayos yun. Kaya ngayon, like, matuto at ka na kung... Natuto ka. Ayun yung maganda na naasap ko. Oo, diba? Wala ko ba kayo? Yung pala yung kwento ng love story niyo, no? Thank you, Bad Girl, Batman. Salamat sa ano. Upload ko siya sa Valentine's yan. Happy Valentine's.